Madaming negosyo at establishmento ang patuloy na nalulugi ngayong panahon na may pandemya. Isa sa mga naapektuhan ng ganitong krisis ay ang TV host at comedian na si Alan Kay. Si Alan Kay ang may-ari ng sikat na comedy bars na clowns at sirko na matatagpuan sa Quezon City. Malungkot na inanunsyo ni Alan Kay na magdeklara ito ng bankruptcy at tuluyan na nga na isarado ang kanyang dalawang comedy bars. Naging practical na lang sa kanyang desisyon na naturang TV host dahil bagamat sarado ang mga ito ay patuloy pa din ang pagbabayad ng renta. Wala din naman na nakakasigurado kung kailan babalik sa dating normal ang ating ekonomiya, lalo na nga at patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Nagpadala naman ng sulat para sa kanyang mga empleyado si Alan Kay bilang pagpapaliwanag sa kanyang desisyon na pagsasara. Bagamat nabankrap ang negosyong ito ni Alan ay nagbigay pa din ito ng mga compensations para sa kanyang mga empleyado. Labis na ikanalungkot naman ito ng kanyang mga staff at mga stand-up comedians, di lamang dahil sa pagkawala ng kanilang trabaho, kundi dahil na din ang pamahal sa kanila ang kumpanyang kanilang pinagtatrabahuhan. 18 years din nag-operate ang clowns habang ang sirko naman ay umabot ng 16 years. Nagpahayag naman ang pasasalamat ng dalawa sa mga regular stand-up comedians na naturang bar na sina Gladys Guevara at Bubsy Wonderland dahil sa mga masasayang karanasan nila sa trabaho. Ilan lamang sila Gladys at Bubsy Wonderland sa mga libo-libong Pilipinong nawala ng trabaho ngayong panahon ng pandemya. Madaming netizens na din ang nagtatanong kung ano na nga ba mangyayari sa kanilang kinabukasan. Linggo na. Magandang gabi po, welcome to Clowns. Kumabata ang mga tao, no? Nakatawa naman punong-puno tayo. Give yourself a big round of applause. Tapos yung bata nila. No? Biliyan ka nila. Bago ka makatulog, I'm sure gusto mo muna makita si Shrek. Magtuwa ito bata. Bye for now!